kasalanan ang umibig. Dito sa ating dulang, mga gininto ang kasaysayan. Ate Agida, may isa lang akong tanong. Kung kambal nga sina Gabriel at Daniel, bakit hindi sila magkamukha? Hindi kasi sila identical twin. Si Carlos ang kamukha ni Daniel. Si Rafael naman ang kamukha ni Gabriel. At nakakatawang isipin, ang sariling kakambal ni Gabriel ang naglagay ng ipot sa ulo niya. Pero wala pa bang nakahalata sina Arnaldo at Carlos? Hindi ba nila alam ang tunay na pagkatao ni Daniel? Ay nako, problema na nila yun. At siya nga pala, nakapagsampa na ba kayo ng kaso labang kay Gabriel? Iyon talaga ang gusto namin gawin ni Angelica, pero nakiusap sa amin si Carlos. Siya na raw ang bahalang kumausap kay Gabriel. Hindi talaga kayang tikisin ni Carlos ang isa pa niyang anak. Ganon talaga ang mga magulang, ate. Gagawin nila ang lahat para sa kapakanan ng kanilang mga anak. How about you, Baita? Iniisip mo ba ang kapakanan ni Angelica? Papayag ka bang maargabyado siya? May kasalanan din naman ako. Dahil pumayag akong makasal yung anak sa demonyong yun. Kung alam ko lang na pagmamalupitan ni Gabriel si Angelica, o di sana, hindi ako nakinig sa panunulsol mo. Bakit na parang ako pa ang sinisisi mo? Ilang beses ko bang sasabihin may mabuti rin na idulot sa iyo ang pagpapakasal nilang dalawa? Dahil kung nagmatigas ka, malamang isa ka ng pulubi ngayon. Iniligtas ka ng iyong anak sa isang miserableng kalagayan. Pero siya naman ang napahamak. How I wish na sana ako na lang ang nagdusa at naghirap. Wala na si Angelica sa poder ni Gabriel. Ano pa bang pinoproblema mo? May mabigat na problema ngayon si Angelica. Buntis siya. At si Daniel ang ama ng kanyang dinadala. Ganun ba? Oh, edi congratulations. Dahil magkakaapo ka na. Ano ka ba, ate? Siguradong mabibilad sa kahihiyan ng anak ko kapag kumalat ito sa ating kumpanya. Walang taong perpekto, Marta. Lahat tayo may kanya-kanyang baho. Kaya dapat lang na alam mo kung paanong gagamitin ang kapal ng mukha sa harap ng mapanlait at mapanghusgang mundo. Pa, wala po ba kayong idea kung nasaan ngayon si Caprell? Isa lang ang alam kong posible niyang puntahan. Ang kaibigan niya si Blake. Kung ganoon, kausapin natin si Blake. Sa palagi mo ba makikipag-cooperate siya sa atin? Siyempre pagtatakpan niya at poprotektahan si Gabriel. Ano pong gagawin natin? Hindi natin alam kung anong iniisip ni Caprell. Yun na nga eh. Hindi tayo dapat na maging kampante dahil baka bigla na lang tayong masorpresa dahil may masama pala siyang binabalak. Kaya dapat lang na maunahan natin siya. At kung kinakailangan, gagamitin ko ang aking pera at kapangyarihan. Eh, hindi naman siguro natin kailangan gumamit ng dahas. At anong gusto mo, Carlos? Uubra pa kaya sa kanyang diplomasya? Siguradong paglalaroan lang niya tayo kapag hindi natin siya ginamitan ng kamay na bakal. O pa, naniniwala pa rin po ako sa himala. Kaya patuloy ko po siyang idinadalangin na naway matauhan na siya at masumpungan ang tamang landas na dapat niyang tahakin. Isang malakas na hagupit ang kailangan niya, Carlos. Matatauhan lamang siya kapag nakatikim siya ng isang malakas na dagok ng tadhana.
Ben. Ano, okay ka na? Oo, Ate Sol. Papasok lang ako sa Lunes eh. Hmm? Sigurado ka ba? Hmm. Uy, wag mong pipilitin kung hindi mo pa kaya. Kayang-kaya ko na. Kahit nga bukas, pwede na akong pumasok eh. Biyernes na bukas, kaya mas mabuti ngang sa Lunes ka na lang pumasok. Hmm. Siya nga pala, Ate. Hmm. Bakit? Parang iniiwasan na ako ni Angelica. Hindi na uli siya nagawi rito at madalang na rin siyang makipag-chat sa akin. Ang tagal niya mag-reply sa mga messages ko. Sabi ko naman sa'yo, limitahan na ninyo ang inyong pagkikita para sa ikatatahimik ng lahat. Siguradong hindi ka tatantanan ng gulo kapag hindi mo rin tinantanan si Angelica. Eh, pwede ba naman ang ganun? Alam mo namang mahal na mahal ko si Angelica. Reason must rule over emotion. Mm, English yun ha. Seriously, kung ano ang tama, yun ang dapat mong gawin. Dahil siguradong mapapahama ka lang kapag bugso ng damdamin ng iyong pinairal. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. Mga gininto ang kasaysayan. Ay, siya nga ko pala, Papa. May dumating na sulat sa akin mula sa Vatican. Ano naman ang mensaheng natanggap mo? Gusto po nila akong ipadala sa Mongolia para sa isang misyon. Anong misyon nyo? Hindi ko po alam. Hintayin ko na lang daw ang susunod nilang mensahe. At kailan naman yan? 2 months from now. Kaya may 2 buwan pa ako para maganda. Pumayag ka na ba? Hindi ka ba pwedeng tumanggi? Ikaw pa naman sanang napipisil ko na pumalit sa akin bilang CEO ng AM Foods. Pa, hindi ako businessman. Isa po akong pare. Kaya ang paglilingkod sa Diyos ang aking priority. Pero sino nga ang papalit sa akin? Napakabata pa ni Daniel, kaya hilaw pa siya. Marami pa siyang dapat na pagdaanan. Si Tita Agita po. Sa tingin ko naman, competent siya. Oo, competent nga siya. Pero wala akong tiwala sa kanya. Dahil kumikilos siya ng palihim. Sa katunayan, nabili niya ang mahigit 20% ng stocks ng company nang hindi ko namamalayan. Paano niya nagawa yun nang hindi niyo alam? Kadikit niya ang ilan nating stockholders. Kahit yung majority ng board members, malapit din sa kanya. Delikado yan, Pa. Masyado palang malakas ang kanyang impluensya. Kaya meron siyang kakayahang patalsikin kayo sa inyong pwesto. Ako pa rin ang chairman of the board at may-ari ng kumpanya. Meron akong veto power. Kaya hindi nila ako basta-basta kayang patalsikin. Mabuti naman at naka-recover ka na, Daniel. Opo, Sir Arnaldo. Kaya back to work na po ako. At back to school ka na rin. Opo. Mahigit isang linggo ka rin absent. Okay lang po. Dahil kakaumpisa pa lang naman po ng semester. Kaya makakahabol pa rin po ako sa mga na-miss kong lessons. Oh, hindi mo naman kailangan pumasok ng buong araw. Kahit mag-half day ka na lang sa trabaho para makapag-concentrate ka sa iyong pag-aaral. Okay lang po, sir. Kaya ko naman po eh. At isa pa, last semester ko na po ito, kaya konting panahon na lang po ang aking bubunuin. Pinahanga mo ako, Daniel. Kakaiba ang iyong sipag at tiyaga. Mahalaga po kasi sa akin ang edukasyon. Matagal din po akong nahinto sa pag-aaral, pero hindi po ako nawala ng pag-asa. Kaya kahit mahirap, ay sinikap kong maging working student. At malapit na pong magbunga ang aking pagsisikap, dahil malapit na rin po akong makagraduate.
Eh, tama-tama. Dahil business management ang iyong major. Opo. Bale ba natin? Balang araw, ikaw na ang pagmamanage ng aking negosyo. Naku, malabo pong mangyari yun, Sir Arnaldo. Dahil mas marami pa pong nauna at mas competent kaysa sa akin. Hindi naman po siguro sila papayag na mabypass ko sila. Hindi lang seniority at kakayahan ang pinagbabasihan ko, Daniel. Po? Siyempre, ang ilalagay ko sa mataas na pwesto ay yung pinagkakatiwalaan ko. At buo ang tiwala ko sa iyo. Ay, maraming salamat po, Sir Arnaldo. Umasa po kayong hindi ko sisirain ang tiwalang ibinigay ninyo sa akin. Maita, nasaan na po si Angelica? Bakit po hindi siya pumapasok? Kailangan niya ng mahabang pahinga. Matindi kasi yung pinagdaanan niyang stress. Okay po. Pero kailan po uli siya papasok? Tulad nga ng nasabi ko, kailangan niya ng mahabang pahinga. Kaya matatagalan pa bago siya makapasok. Pwede ko po ba siyang dalawin sa inyo? Huwag muna ngayon. Sa ibang araw na lang. Bakit po, Ma'am Maita? May problema po Daniel, ba? Daniel, nakikiusap ako sa iyo. Dumistansya ka muna kay Angelica. Dahil iyon ang makabubuti sa inyong dalawa. With X-Stain Technology. Maklinis, maksulit. Balikan natin ang kasaysayan ni Carlos. Kailan naging kasalanan ang umibig? Dito sa ating dulang, mga gininto ang kasaysayan. Pinagkakaisahan talaga nila ako. Pilit nila kami pinaghiwalay ni Angelica. Ikaw lang naman kasi ang masyadong makulit. Bakit ba kasi ayaw mong makinig sa akin? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, itigil mo na ang iyong kahibangan. At ilang beses ko rin sasabihin na mahal ko si Angelica at hindi ko siya kayang i-give up. Daniel, alalahanin mo. Meron kang mataas na katungkulan sa kumpanya ni Sir Arnaldo. Galang ng iyong mga subordinates kung patuloy kang makikipagrelasyon sa manugang ng iyong amo. Matalino ka, Daniel, pero hindi mo ginagamit yung utak mo. Bakit, Ate Sol? Kasalanan ko ba kung si Angelica ang natutuhan kong mahalin? Sabi mo nga sa akin, kailan naging kasalanan ng umibig? Common sense lang, Daniel. Alam mo namang mali eh. Kaya isa talagang malaking kasalanan ang magmahal ng isang taong may asawa na. Napakapagod, Arnaldo. Kailan mo babalak na mag-retire, ha? Bakit, Agida? Naiinip ka na ba dahil pinag-iinteresan mo ang aking upuan? Matagal ka nang nakaupo. Kaya malamang na malapit ang mabutas yung inuupuan mo. Siguro nga. Dahil may anay na matagal nang umangat-ngat ng upuan ko. Mukhang meron tinutumbok yung pananalita mo. Diretsuhin mo na, Arnaldo. At huwag ka nang magparinig pa. Oh, bakit? Yun naman yung totoo, hindi ba? Baka nga magulat na lang ako balang araw dahil biglang babagsak ang aking inuupuan. Pero hindi ko hahayaang mangyari yon. Sisiguruhin kong hindi mapupunta sa hindi karapat-dapat ang babakanting kong pwesto. At sino ang karapat-dapat? Ah, definitely hindi si Gabriel yun. Dahil inabandon na mo na siya. Hindi rin uubra si Carlos. Dahil isa siyang pare. Ano bang alam niya sa pagpapatakbo ng isang negosyo? Meron pa namang ibang pupwede. Sino naman yon? Ang Bagito at uhuging si Daniel?
pagkakatiwala mo ba ang iyong kumpanya sa isang immoral na katulad niya? At sinong dapat kong pagkatiwalaan? Ang isang traidor na katulad mo? Oh, at ako pa ngayon ang traidor. Pagkatapos mo kong lokohin at ipagpalit kay Mariela? Agida, hanggang ngayon ba naman, hindi ka pa rin makamove on? Paulit-ulit mo na lang ba akong susumbatan? Ang tagal na noon. Bakit ba hindi mo yun magawang kalimutan? Oo, matagal na yon. Pero kahit kailan, hindi ko yun malilimutan. Hinding-hindi kita mapapatawan sa iyong kataksilan. Gabriel, kumusta ka na, Papa? Na-miss mo ba ako? Walang iya ka. Ang lakas naman ang loob mong magpakita pa sa akin. At bakit naman ako matatakot sa inyo? Kayo pa nga ang dapat na matakot sa akin. Ano ang kahihinatnan ng pagkikitang yon ni Gabriel at Arnaldo? Nagsiganap, sikit amor.